The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahaya. Bantera Balita ngayon! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Narito na ang mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-20 sa buwan Oktubre 2020. Mga balitang hatid na pinakarespetado sa news and current affairs sa bansa, ang Bandera Philippines Incorporated at 88.7 Bandera News FM Puerto Princesa. At tayo po ay sabay-sabay na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Napapanood din tayo ng live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Channel 40 sa Bandera News TV. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong isa sa magiging tagapagbalita, Kaluwi La Rosa. At ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, Bandera Headlines! Provincial government kumpiyansang hindi maitatala ang community transmission ng COVID-19 sa pagsasakato para ng plebisito para sa 3-in-1 Palawan. Bandera Headlines. 13-man pay asahan ng mga manggagawa sa buwan ng Disyembre ayon sa DOLE. Mga employer pinaalalahanan. Bandera Ikatlong bagyong pumasok na sa bansa ngayong buwan ng Oktubre, magdadala ng masamang panahon sa lalawigan ayon sa PAGASA. Bandera Headline. At signature campaign para sa recall petition laban kay acting Mayor Crispin Lumba at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Nara nagsimula na. Bandera Headline. Ang headlines ng ating mga balitang lokal ay atin sa atin ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance.
Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Pantala sa detalye ng ating mga balita. Pantera Balita, ngayon! Hindi nangangamba ang provincial government na maaring maitala ang community transmission sakaling isagawa na ang plebisito sa pagkakaroon ng tatlong probinsya sa lalawigan. Ito naman ang naging pahayag ni Governor Jose Chavez Alvarez makaraang payagan ng IATF at pagsasagawa ng plebisito sa first quarter ng taong 2021. Sa panayam sa gobernador, sinabi nitong hindi naging malubha ang epekto ng pandemya sa lalawigan dahil na rin sa maayos na pamamahala ng lokal na pamahalaan sa mga protocols, lalo na sa mga dumating na LSI at ROF at APOR. Inihalin tulad rin ito ang naging proseso ng COMELEC sa voter registrations kung saan mahigpit na ipinatutupad ang COVID-19 restrictions. Ayon pa sa opisyal, kung ganito rin ang iuobserba sa plebisito, ay tiyak na magiging matagumpay ito nang walang magiging banta sa kalusugan ng Palawenyong makikiisa rito. Samantala, sa ngayon ay hinihintay na lamang ang ilalabas na calendar of activities ng Commission on Elections para sa plebisito ng 3-in-1 Palawan. Tuesday, last week, pumunta ako sa AITF kay Secretary Galvez. Siya din sa OPAP. Sabi niya, kumusta yung COVID sa Palawan? Inexplain ko na ang epekto ng COVID sa Palawan ay mild lang. In fact, tatlo lang ang namatay. And then, we have more than 250 recoveries. So, hindi malubha ang mga COVID dito dahil yung nakaka-infect sa atin, yung mga transmission din doon na pumupunta dito na LSI, ROF, at saka OFW. Then, inexplain ko na 30 days yung COMELEC nagparehistro. Maraming tao sa pero may distancing lang. Oh. E wala mang community transmission. Mm-mm. Sabi ko kung mayroong plebisito na mangyari, wala ring community transmission mangyari dahil sa distancing. At any given time, hanggang apat lang yung nasa kwarto, tsaka yung buboto na tao sa plebisito, ay hindi matatagal dahil wala mang shading. At dalawa lang pilihan mo, yes or no. Yes or no lang. Oo. Oo o hindi. Then labas ka na. So, walang fear na meron tayong transmission. First quarter. End of January or February. So, in the next few days, maglabas na ng schedule of activities ang COMELEC. Then, tingnan natin kung ano yung schedule of activities ng COMELEC. Kasi sila magsiset eh. Hindi naman tayo eh. Ang importante, binayaran natin yung kanilang services. Kasi nasa kasaan sa batas, kami magbabayad, yung provincial government. So, kasadong-kasado na yung plebisito, kabadyaran Gerald. Arang January, katapusan ng January o kaya February. January, February, ganun. Doon na tingin ni Governor JCA na may sasakatuparan yung plebisito. Kakaroon po ng 3 o 3 probinsya dito po sa lalawigan ng Palawan. Alam mo, yung kaibahan itong kasalukuyang isinasagawang voters registration. Okay. Pinagkaiba, ha? Mas matagal pa yung pag-fill up mo ng form dito sa voters registration kaysa sa itatagal mo sa loob ng presinto. Ganon ba yon? Oo. Kasi ang sasagutin mo lang doon, yes or no. Yan yung sa plebisito. Oo. Yes or no. Yes or no lang. Pagkatapos, yes or no, bigay mo balota doon sa BI. Okay. Hulog mo sa balota. Oh. Tapos, labas ka na. Labas na? Oo. Ganun lang kabilis. At saka lima-lima lang. Lima-lima lang per presinto. Ganun. Oo. So, mabilis. Yes or no eh. Baka diba? Magkaroon ng COVID. Eh, hindi nga. Kaya nga binanggit ko sa iyo. Kung? Kung ikukumpara mo, mas delikado pa nga itong voters registration eh. Itong ano, pagpaparehistro. Tuloy-tuloy ho ito, ha? Kasi hanggang next year pa ito. Okay. Tuloy-tuloy ito. Kasi nga, marami kang pipila pa ng form, tapos mas marami yung dumadagsak doon sa nagpaparehistro, kabanderang Gerald, oh. At matagal yung kanilang kinukonsumong
oras o minuto doon sa Comelec. Mas marami, Kalawi, at saka sa isang munisipyo, isa lang ang pupuntahan nilang Comelec sa pagpaparehistro. Hindi katulad pagka plebisito na, ang daming mga eskwelahan, ang daming presinto, maghahati-hati yung tao, hindi ganun magkukumpulan. So, yung pangamba na baka... baka magkahawaan daw eh. Magkahawaan doon sa plebisito, sinasabi na ni Governor JCA at iyon namang na hindi magkakaroon ng ganon. At yung measures naman, siyempre, gagawa ng measures. Yung Comelec ang mag-ano na, magtatakla eh, kung paano eh. Okay, sige. Diba? Naglabas na nung una na limang butante lang per presinto. Okay. Tapos yes or no, tapos labas ka na. Saglit lang naman yun, lima. Pagkatapos nun, lima uli. Lima-lima lang. Lima-lima lang. So ito, pagpapatunay na talagang kasadong-kasado na ito. Okay. Doon sa pag-aproba ng National IATF, kabanderang Gerald, pinasa na sa Comelec yan, calendar of activities na lang. Yan. May mga campaign period pa yan eh. Mga next month daw, lalabas daw yung ano eh. Campaign period, okay. At January, February, ang tansya ni Gob, January, February, ang plebisito. Okay. Tansya ho ni Gob yun ha? 3-in-1 na Palawan, kabanderang Gerald, no? Yung taga-Puerto, permis na tayo dito. Wala na tayo, hindi ako sali dyan. Sali dito. Okay, so ang mga partisipante na lang dito, okay, yung nasa Southern, yung nasa gitna, yung sa may bagay na Rojas, Dumaran, Cuyo, San Vicente, at yung Norte naman doon sa may Taytay at doon sa Calamian. Yan. Yan na lang yung kasali. Sila mag-desisyon ng kanilang kinabukasan. Yes or no? Yan. Kabanderang Gerald. Sabi nga, mahaba na yung karera, mahaba na yung hinihintay. Ibigyan na natin yan sa taong bayan. Sila na magpasya. Taon na ito eh. Taon na yung binilang. At doon sa nagbabanggit noon na ito eh minadali, mukhang hindi totoo yun. Wala, hindi ito minadali. Ang haba na nga ng laban, no? Panahon pa ito ni Governor Badong eh. Oo. Panahon pa ito nila Deputy Speaker Ramon Mitra. Pinlalo na to eh. Kita mo na? Noon pa to eh. Ang tagal na pala yan? Oo. At dumaan sa tamang proseso, di ba? Sinabi ng Comelec, ng Supreme Court in bank na hindi ito unconstitutional. Kaya nga ibinasura yung petisyon na isinampa dito sa nagtataguyod ng plebisito. Okay. Binasura ng Comelec. Oo nga pala, may humirit pa pala yun sa Supreme Court. Mga taga-Puerto yun, mga taga-Puerto. Okay, taga-Puerto. So, sabi ng Comelec and Bank, doon sa kanilang pagpabor, doon sa plebisito, doon sa Republic Act 11259, nasa tamang proseso at tumaan doon sa tama. Ganon. From the barangay. Oh, barangay. Pumunta ng Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan, dumaan ng Sangguniang Bayan, dumiretso ng Sangguniang Panalawigan. Sangguniang Panalawigan, pumunta ng Kongreso. Kongreso pumunta doon sa isang dadaan pa yan bago pumunta sa Komite. Sa Komite. Komite. Plenaryo. Tapos plenaryo, approve, tapos Senado. Pagkatapos of the Office of the President, legal muna ng... Office of the Malacañang Legal Office. Okay. Pagkatapos sa pipirma ng presidente. Lahat yun. Ahaba. Lahat yun, nadaanan yun. Lahat. Talagang busisi. Kumbaga sa salaan eh, salang-sala. Salang-sala. Oo, kabanderang Gerald. Kung merong mga, tingin natin na kung merong maliit na pagkakamali o pagkukulang dyan, di pipirma ang pangulo. Lahat yan, dinaanan eh, Department of Finance, Department of Budget, kung may budget ba, kung tatatluin mo yung probinsya, may sabihin, pasado lahat sa census, pasado lahat. Yung tinatawag nating mga konsultasyon, yan. May mga attachments. So, kompleto. Kompleto lahat. Kompleto, kabanderang Gerald. So, kaya, kaya pinirmahan din ng presidente at naging batas. Naging batas. Yun. Ganon pala. Okay, so okay na yan ha? Sige, hintayin na lang natin yan. Quarter ng taong 2021, plebisito, January or February. Yan, next month lalabas yung calendar of activities para dyan. Alright, okay. Sige. Dito naman tayo, kabanderang Gerald, amot lang tayo ng konting minuto kay Department of Labor Secretary Bebot Bello, ha? Nako, napaka-busy ito. Busy-busy official ito. Secretary Bello, maganda umaga po sa inyo, sir. Morning. Good morning, Kalui. Apo, si Kajarel din po nandito sa ating balita sa umaga dito sa Palawan, Secretary. Apo, sir, yung 13-man pay, yun ho ang pinag-usap-usapan din dito sa Palawan at magandang balita para sa mga empleyado itong balitang ito na kailang maibigay kayo ng mga employer, Secretary Bello.
yung Sunday Halloween kailangan ibigay lawyer on Orbi. Teka, napuputol si Secretary Bello, Kabanderang Gerald. Sige, tawagan na natin uli. Inaayos lang ni Kabanderang Paul para maganda yung signal natin. Oo, sige, sige, tawagan natin uli. Makinig ko mga ano, employer. Pampalakas ng loob. Yun. Sa mga empleyado, lalo yung talagang gustong bumawi at umaasa dito. Malaking bagay ito eh. Ay, syempre. Mga 13-man pin ito. Pero tatanong din natin sa panig ng mga employer kung paano yung mga bago palang bumubelo. Oo. Oh. Diba? Oo nga pala. Yung wala pang mga bago palang bumubelo. Hindi pa nakakabawi. Aahon pa lang. Oo. Oh, kasi itong mga nakaraan, di ba, ECQ, medyo lubog. Alanganin yung iba. Oh. So, aahon pa lang. Pero ito, Secretary. Secretary, pasensya na po. Napuputol po kanina, sir. Sige po. Kailangan, okay lang. Yan, okay. Nababanggit niyo po kanina, kailangan ibigay talaga sa mga empleyado yung 13-man pay, Secretary Bebot. Tama po yan, dapat po for December ay bigay at A. But at except, walang postpone, walang deferment. Ayun, talagang medyo mahina. Apo, Secretary, yung pang ano? Apo, yan. Alright. Sir, yung mga employer, binabanggit po nila na bago pa lang sila bumubelo, medyo bago pa lang sila umaahon dito sa naranasan nila, matagal sila nagsara. Paano yung gano'n, na nagtutuloy-tuloy yung kanilang negosyo? Paano yung mga employer na gano'n? Naintindihan tayo nila, aluhin, yan. Opo. Pero, objection po nila yan. Po ang sinasa. Ng PD 851, kung natin pwede ipatan yung pagbabayad ng 30. Pero meron po kami proposal na baka sakali maprubahan ay magbibigay ng subsidiya sa mga micro and small business enterprise para makabayad sila ng 39 ng kanilang 39 ng kanilang mga empleyado. Ayo, pag wala po nakitang pundo, baka sakali makakautang mabigyan sila ng soft loan ng mga bangko. Kasi narinig nyo naman, sabi ng mga banker na handa silang magpautang sa mga micro at small business enterprise. Ayun, so kung approve na po yan, sir, or ayusin pa yung para ma-approval. Opo, iniintay at para baka sakali kung may tampon dari abisado ng DBM mabigyan ng ayuda subsidy yung mga micro and small business enterprise para mabayaran nila yung 13 months ay na kanilang mga empleyado. Ayun, oho. Yung mga ano sir, kasama na rito, ano, di ba, March, April, yan talaga yung kasagsagan ng pandemic, nagsara, tapos yung mga empleyado pinagpahinga, tapos resume ngayon, mga, August, mga September, October, nag-resume na, although huminto na sila ng 2 months, ano yung kasama pa rin, talagang 13-man pay pa rin, Secretary? At kasama lahat, basta nagtrabaho ng 1 month. 1 month. Entitled na sila. Okay. Kaya lang, hindi po yung ibibigay. May konting reduction. May reduction. Oo. Para naman doon sa mga mga employer na talagang nagsara din at ng mga ilang buwan, ano, Secretary? Oo. Eh, kung nagsara na, wala natin yung magawa. Kasi kapag nagsara naman yung kumpanya, bago sila magsara, kailangan bayaran nila yung separation pay ng kanilang empleyado at kasama doon yung 13-month pay. Naisama na doon. Pagka nagsara yung kumpanya, terminated yung empleyado, pagbabayad yung employer ng separation pay, at kasama rin ang yung 13-month pay. Ayun. So, December, before December 24, Secretary Bebot, kailangan maibigay ho sa mga empleyado po ito, ano? 13-month pay na ito. Walang postponement. Walang postponement. Oho, okay, sige po. So, magandang balita po yan para sa mga taga-Palawan, lalo yung mga... Pagka hindi po sumunod yung employer, ano pong gagawin, Secretary? Pag hindi sumunod, mag-order namin yung kumpanya
pag hindi pa rin sumunod, mag-issue kami ng order, magiging final and executory, habulin namin yung mga bank account nila, habulin namin yung iba at empleyado nila. At kung wala din ang pera sa tapo, kukunin namin yung mga property nila, ibebenta namin, ang bayad namin sa mga nako, mabigat pala Kabanderan General, no? Kukunin yung mga properties ng employer pag hindi kung walang pera sa bangko. Okay. So, ibig sabihin talagang ang mensahe is ibigay talaga secretary sa mga empleyado at para naman medyo makaahon-ahon ngayon darating na Pasko kahit na sa pandemya pa rin tayo. Secretary Bebot. Tama po kayo. Tahabat ka. Okay, sige po. Secretary, yun lang po muna at maraming salamat. Napakagandang balita po yan para sa mga taga-Palawan. Secretary Bebot, salamat. Salamat po. Good morning. Magandang umaga po. Good morning, mga kaibigan. Si Department of Labor Employment Secretary Bebot Balyo. Kahapon pa natin hinahunting yan. Oo, abalay. Pero magandang balita, ha? Sumasagot lang yan kay Paul Anderson. Kay Paul lang naman, wala ka kasi si Paul. Oo, tropa niya. Pero ngayon, tropa niya. Mabigat pala para sa mga employer. Grabe. Pag hindi nakapagbigay. O, kung hindi makapagbibigay ng 13-month pay. At magre-reklamo ka doon sa Department of Labor. Oo, ano yung mangyayari? Pwedeng habulin ng Department of Labor yung employer. Una, yung pera sa banko. Oo. Kung meron pera pa sa banko. Magkakaroon sila ng mga parang sukos order o ano. Oo. At kukunin nila yung mga properties ng mga... Yan. Ng mga employer para yun ang ibabayad doon sa mga empleyadong hindi nabigyan ng ganun pala yun. No? Halimbawa, wala talagang pera sa banko. Ang kasunod na akong nagagawin po ng dole, yung mga properties na po yung pagkakainteresan para ibenta, para naman pambayad doon sa mga trabado. Yun ang mensahe. Okay. Yun ang mensahe ng Department of Labor. Para maibigay. Para may siguradong matanggap yung pong mga worker natin. Ngayon, yung mga nagsara naman dahil sa pandemic, yun nga, separation pay, lahat ng benefits bigay mo sa empleyado. Pag nagsara. Okay, nagsara. Pero, in fairness naman sa mga employer, di ba, March, April, may kasagsagan yan eh. Sarado, walang income, walang pasok, wala rin trabaho. Pero nag-resume ng September, siyempre yung 13 man siguro, mayroon nang ano yan, parang sabi nga, pero sabi walang bawas eh. Walang bawas, ang sabi, oo. Pero, nagsara sila. Pwede mo naman kausapin yung mga employer. Yung mga empleyado na. Empleyado. Ito, nag-resume tayo ng October, November. September, October, November. Sige, papaano? Ilang buwan wala tayo. Okay. Ito binuksan lang natin para lahat tayo may income. Kaming employer, kayo mga empleyado, may trabaho. So, ito ang ibibigay. Hindi namin kaya talaga maibigay 13-month pay o ano. Ay, sumagot yung empleyado. Ay, sabi ni Parang internal arrangement na lang between Oo nga, batas na yun eh. Kailangan mo ibigay talaga eh. Pero in fairness to employer, na wala talaga rin maibigay. Dahil Walang-wala. Binuksan niya lang yun para yung kanyang negosyo para... meron din siyang pagkakitaan. Okay. At doon makatulong din doon sa empleyado. Yung empleyado naman susweldo eh. Sa sweldo yan. Yung 13 month pay medyo talagang kailangan ipunin mo yun eh. May ano pa naman, isang buong sweldo eh. Diba? Sabi ng Dole may tulong pa naman para doon sa mga employer na talagang alanganin din. Pautang. Medium mga micro at saka yung medium enterprise eh. Oh, yeah. Pero yun, hindi pa approve yun. Wala pa. Doon sa DBM kung may pondo sila na pwedeng ipahiram. Okay. Doon sa mga maliliit na negosyo, babayaran mo. Or yung mga nagpipinance sa mga banko, sa mga negosyo na pwedeng magpahiram. Ganon. Sabi naman ng mga banko, open naman kami. Ang banko naman, walang tinatanggihan yan. Alam mo rin, negosyo rin yan sa walang kanila. Walang tinatanggihan yan, lalo pagka nakita nila, negosyo mo, okay? Okay. O, pautangin ka ng pautangin yan. Ganun pala yan. Sa bayaran ka na mag-ano. Kasi kikita pa rin sila eh. Walang problema yon, okay? So sa DBM pa, doon pa sa gobyerno, ang inaintay natin kung merong pondo. Pero last quarter na ito eh. Last quarter na ng taon, di ba? Oo. Ang ina-apra nila ngayon yung pondo para sa 2021 eh. Yan. Pero ayaw ko kung paano pa, kung meron pang maipahihiram. Sana meron doon sa mga micro tsaka small tsaka medium enterprise. Kaya nga. Mabilis diba? Naman sila eh, lalo na si Speaker Velasco. Oo. Talagang binili siya nila dyan sa Congress. Pinaspasa nila. Oo. Pero tingnan natin ito. Magandang balita sa mga empleyado. Yan. Pero minsan, sabi nga natin, yung mga employer, intindihin din natin. Okay, tama rin. Dahil tayo dumaan sa talagang
pandemic kanerang ngajaran. Lalo na yung mga bumubuelo pa lang, bumubuelo. Lalo na yung mga restaurant o kaya yung mga bar. Ang mga bar. Ang tagal nung nagsara kahit ngayon iba ngayon, sarado. Sarado. Hindi pa ngayon nakakabawi. At saka kanya-kanyang diskarte ngayon lalo ngayon, di ba? Ang daming restriction. Yan. Yung iba talaga nagbukas na lang para mabuhay din. Ganon din. Makatulong din doon sa kanilang mga empleyado. Yung ibang mga bar ginawang restaurant. Oo. Kaya ngayon ang tingin ko ang alam mo, kung ikaw may trabaho ngayon, simula nung pandemic, at tuloy-tuloy ang trabaho mo, hindi nagsara kumpanya mo. Okay. March, April, May hanggang ngayon tuloy-tuloy. Alam mo ipagpasalamat mo. Oh, naman. Na may trabaho ka ngayon. Kaya alagaan mo trabaho mo dahil ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Ang daming walang trabaho ngayon. Lahat na lang pinapasok. Lahat na lang binibenta online. Makikita mo, mga gamit sa bahay, TV, kung ano binibenta na. Kanya-kanyang diskarte. Para lang magkapera. Maraming mga nawalan ng trabaho. Maraming nawalan. At maraming naghahanap. Kaya kung ikaw ay may trabaho sa mga panahon na ito, hindi nagsara ang kumpanya mo, ipagpasalamat mo. Yun. Talagang... ingatan mo yung trabaho mo, mahalin ingatan mo. Ingatan mo yung kahit sa gobyerno nagbawas din sila, di ba? Bawas din sila. Maraming natanggal. Mm. Oh, ngayon kung ikaw may trabaho na kahit papaano, pasalamatan mo yung employer mo dahil tuloy-tuloy yung trabaho. Yan. Kahit nagpandemya dahil ang daming nagsara at ngayon, di ba? Online makikita mo talaga ang daming bentahan ng mga gamit sa bahay, binibenta na eh. Oo, diskarte nila eh. Dahil diba? Ka naman nawalan sila ng trabaho. Mga personal na gamit, binibenta na para lang mayroon, para lang magkapera. Oo. Diba? Kaya ngayon, kung may trabaho kayo, ingatan ninyo, mahalin ninyo trabaho ninyo. Ganon. Diba? Dahil ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Pambihira. Yung iba kasi, diba? Oo. Kahit na anong hanap sa sitwasyon na to, walang makita dahil nga naman, may mga nagsara. May mga nagsara. May mga hindi rin tumatanggap ng empleyado kahit na nag-ooperate. Oo, meron mga ganun eh. Oo. Diba? Kanya-kanyang diskarte. Hirap talaga makahanap ng trabaho sa sitwasyong ito. So, itong 13-month pay, medyo talagang pahirap din ito sa mga employer, pero batas yan. Okay. Kaya nga, ang minsan yan, pwede mo nang mitingin yung mga empleyado mo, ganito-ganito ang sitwasyon natin. Mm, yan. Diba? Usap-usapan, internal arrangement. Paliwanag mo na kaagad yung sitwasyon ng ano nyo, ng kumpanya nyo. Pero sa batas talaga, kailangan ibigay yung 13-month pay. Kahit na isang buwan ka pala nagtatrabaho, mayroon ka naman tatanggap na 13-month pay. Oh, yan. Pero hindi buo, ha? Hindi buong 13-month pay. Mm, sige. Isang buwan, dalawang buwan ka nagtrabaho, may matatanggap, pero kukunti lang, hindi buo. Kukunti lang. Alright, sige. Lagpasan na natin itong 13-month pay. Okay, sige. Lagpasan na natin yan, ha? Dito na tayo sa recall. Recall na tayo? Oo. Oh. Sige, puntahan natin ang Bayan Punang Nara. Nagsimula na ang signature campaign ngayon sa Bayan ng Nara para sa pagsasakatuparan ng recall election laban po kay Acting Mayor Crispin Lumba at sa ilang miyembro po ng Sangguniang Bayan. Ito po ang kinumpirma kahapon ng grupong nagsusulong nito sa pamamagitan ni Marimek Bacusa ng makapanayam ng bandera na paglamang nasa 5,000 perma ang kinalap ngayon ng grupo bago ipasa sa COMELEC habang 8,000 naman o 25% ng mga valid registered voters ang kailangang malikom na mga ito para may sakatuparan ang recall laban sa mga opisyal na kasalukuyang namumuno sa munisipyo. Ayon kay Jojo Gostanes, ang tagapagsalita ni suspended Mayor Gerardi Danao, sakaling makakalap ang grupo ng sapat na perma mula sa mga pabor sa petisyon bago matapos ang buwan ng Disyembre ay maaari namang maisakatuparan ang recall sa buwan po ng Marso o Abril sa susunod na taon. Inisyal niyan na kaluwi, ang kailangan lamang under the rule sa COMELEC is 5,000 pag ang butante kasi ng NARA is nasa 44,000. So 40,000 to 50,000 initial yun, that is 10%. You need a 5,000 signatures. Ah, 5,000 para para magkaroon ng validation muna. Uh-oh. At ma-approve, no, kung in form and substance na na-i-forward yan sa COMELEC in bank at okay ang form and substance, ibabalik yan, then you have additional kasi 25% na requirements eh. So ang botante ng NARA is 54, you need only 8,000 signatures valid na mga registered voters. Mm-hmm. 8,000 to 9,000 lang. So but they are targeting, I think, 25,000 signature. But right now, in 2 weeks, target nila ngayon is 25,000 na muna para ma-file na sa COMELEC yung initial petition para makapag-action yung COMELEC. Otherwise, hindi magiging successful yung recall petition para magkaroon ng recall election. Then, target nila after December. Matapos, kung ma-approve yan, depende sa verification, pag doon in bank, kung na-approve yan mga 15 days, so makakaabol ng March, April, hindi pa.
So, may time frame na hinahabol yung mga petitioner. Oo, first quarter din ng taon, next quarter. Year. Plano nilang isakatuparan yung recall. Mukhang magsasabay sa plebisito. Naku po. Kasi hindi po pwede ng 1 year before the election. Okay. So, kailangan ngayon pa lang kung magpapapirma, paspasan na nila. Dapat ngayong taon makapag-submit sila ng signature. Kasi ang haba pang proseso niya. Ng petition pala. Alam mo, yung isa sa nagpapatagal dyan, yung validation eh. Yan, isa yan. Validation ng signatures. Dalawang beses pa naman gagawin kaluwi yung panimula. Ibabalidate dito sa babalidate muna sa local diyan sa Nara. Okay. Tapos dadalhin dito sa region Manila, bagbalik-balik, maraming ano eh sa NBank doon din yan. Ano hindi niyan, ibabalidate din yan doon. Ibabalidate. Pero tingnan natin, pero kung sabi nga kung talagang gusto nila ng recall diyan sa Nara, kailangan magpapirma na sila, na magpapirma para mahabol yung ngayong last quarter. Oh. May submit na nila kaagad diyan. 8,000 para doon sa 25% registered voters ang kailangan po ng malikom nung mga sumusulong ng recall. Oo, kasi kung hindi rin aabot, sayang din yung pirma. Okay, dapat pasubrahan nila para sigurado. Ha? Dapat pasubrahan nila ng signature. Dapat pasubrahan nila ng signature. Pero yung mga pipirma, sabi nga natin, ibabalidate pa yung kung talagang taga Nara ba yun. Yan, oo. Talagang taga-Nara o hindi taga-Nara? Okay. Diba? Oo. Okay, sige. So, hindi ba magiging conflict doon sa ano sa posisyon? Kasi ang mayor talaga, nasuspende lang si Mayor Danao. Mm. Tapos si acting naman, vice mayor talaga yon. Hindi ba magiging conflict doon sa posisyon? Hindi, bahala na yung conflict doon kung paano ang gagawin nila dyan. Kabandera nga, Gerald. Pero yun ang putok ngayon, yung recall. Recall. Sinusulong dyan sa munisipyo ng Nara. Yan. Kabandera nga, Gerald. Okay. 6:35 ang oras natin. May pumutok na balita, Kabanderang Gerald. Yung COVID sa Kuyo. Maraming nagugulat doon eh. Oo nga. Tanungin natin kay Mayor Makoy. Okay, sige. Kasalin niya natin, mabuti pinagbigyan tayo yung sitwasyon ng COVID sa Kuyo. Kasi mayroong isang pasyente na ano eh, sinasabi nga. Oo. Tanungin natin, Mayor Makoy, maganda umaga po. 5 ang oras natin. Mayor? Meron po sa inyo, sir, at sa lahat po ng nakikinig, magandang umaga po. Alright, Mayor, ilan na po yung kumpirmado natin na COVID carrier dyan po sa Kuyo? So, ngayon po, sir, 59 po yung aming active cases. 59? Apa. Mayor, may mga pumutok kong balita kahapon, October 19. Meron mo bang, namatayan ho ba tayo ng isa? Sir, di po namin alam kung yung kasi sir, yung namatay is yung nasa OMP. Okay. Dito? Oo nga, OMP. Opo. Pero ito, opo, namatay ito OMP, pero mami, Paul, pakitawagan mo si PIO ha. Kung ito so, ay... Nakatag po siya as local case ng Kuyo. Okay, nakatag local case ng Kuyo, pero sa OMP namatay. Ano pong ano nyo rito? Oo sir, pero pag... Backgrounder lang mayo. Nakaalam po namin... Yan po sir yung pumunta ng Puerto Princesa para mag-check up yung diabetic patient, yung parang putol na kasi yung paa niyan. Ah, putol yung paa. Pero sir, yung pagkakalo ko sabi ng pamilya is na parang naitag na rin na recovery po yan eh. Oo, oh, kaya medyo nalilito. Meron kasing nagpaputok ng isang Facebook page dito na isa ang namatay from Kuyo, namatay dito sa ONP. Kaya biniverify po namin sa inyo. From you, Mayor, kayo siyempre, magsasabi ng official dito kung talagang totoo yan. Pero sir, hindi kasi namin sabi kasi nung pamilya, parang nai-out na siya na COVID patient. Well, na-operahan na nga siya ng ano, na ito. Okay. Sige, Bong, paki-ano yung alinya ni... Paano yun? Ika-count ba, officially, ika-count ba ng IATF ng Kuyo yung namatay na yun? COVID patient time? Sabi kasi gumaling na raw eh. Gumaling na. May mayor? Mayor? Saglit lang ha. Redaya lang ni-redaya ni Bong. Ito nga yung inaano natin ngayon eh. Kung biniverify natin... Oo, dapat malaman yung yung cause of death talaga doon. May kasi diabetes kung, na ibang sakit daw eh. Oo, naputulo na lang paa. Oo. Naputulo na yung ito paa. Ito ba yung sa Barangay Tanglaw? Yung, di ba, galing Kuyo, tapos bumiyahit, tapos dyan sa Kuyo, sa Tanglaw. Biniverify natin kay Mayor Makoy ngayon eh. Kasi ang alam natin, may taga-Kuyo na nagpositive na dyan bumiyahit sa Tanglaw, then yung asawa't si anak. Mayor, Mayor? Apo? Mayor? Apo, sir, apo. Okay, yun. Itong pasyente ay galing ng Kuyo, napunta ng puerto, na ospital,
COVID carrier pero naka-recover, lumabas, namatay. Ganon? Opo, sir. Parang ganon yung pagkakalam ko, sir. Yung pagkakapunod sa kayo ng pamilya nila. Opo. Ito ba yung ano, taga-Tanglaw, Mayor? Taga-Tanglaw o iba rin yun? Oh, yan yata, sir. Ito yung pumunta ng Tanglaw muna pagaling yung sir. Yung pamilya po sila ng tatlo. Okay. Okay. Pero itong pasyente, yung kanyang COVID ay nakuha niya dyan sa kuyo. Opo, sir. Dito po sa kuyo yung kuha. Okay. Dyan nakuha, tapos umuwi. Pero ito, ayon sa pagkakaalam ninyo, be-verify din namin dito, Mayor. Naka-recover na ito, nakalabas, kaya lang yung diabetes niyang problema, kaya putol na yung paa, yun yung parang ano. Pero nung inlabas siya sa ospital, ay COVID-free na siya. Opo, sir, kasi sabi, kaya nga siya na-operahan na tuloy yung putol ng paa niya kasi inano na siya as recovered. Fully recovered. So, maiku-consider ba natin, maibibilang ba natin yan na namatay sa COVID o namatay in natural death, hindi sa COVID o ano, Mayor? Hindi pa, wala pa po kayo ina-advise namin yung taga-RHU kung ano po yung sasabihin po siguro ng taga-OM o kung ano po yung advice na. Sa ngayon po, sir, kasi kinarin namin siya, sir, as recovered eh. Oo, kung recovered na siya, tapos namatay, hindi siya namatay sa COVID. Kung hindi namatay siya, sa diabetes. Ganon. Well, heart attack sir yung heart sinamatay attack niya eh. Parang ganon. Oo. Heart attack. Okay. Kasi sir, sabi ng pamilya niya, kung hindi nga daw siya, hindi pa siya nakaka-recover sa COVID, hindi pa naman daw puputulin yung kanyang paa. Tapos na, mas daw na siya mag-positive sa asawa at saka anak niya. Kahapon niya daw, nakararaw, naitag na rin po na recovered yung anak at yung asawa eh. Ah, okay. So, yun lang po ang inaalam namin kung itong pasyente nga po, yun nga, kung heart attack ito, dahil ba sa COVID or komplikasyon na, kung maibibilang na siya, natin siya as COVID carrier nung mamatay dahil sa COVID o hindi. Yun lang naman, Mayor, eh, no? Oo po, sir. Iniintay lang namin, sir, kung ano po yung sasabihin siguro dyan yung taga-OMP o na province. Kung ilalagay ba namin yun sa test namin or ano? Oo, namatay siya in natural death, yung sakit niya na diabetes ka. Yes, sir. Kasi yung pagkakalam ko, sir, na ibilang na rin po kasi yung recoveries na rin po yung asawa at saka yung anak niya eh. Oo, kung recover... Kung mamatay itong pasyente. Oo, kung recover... Mas nauna siyang mag-recover. Oo, ibig sabihin, kung recovered siya, kung considered as recovered patient ng COVID, hindi siya maibibilang na namatay sa COVID kasi recovered na eh. Yes, sir. Kung ganun, sir, talaga. Kung ganun talaga. Hindi lang na, ano. Oo. Pero iniintay pa rin ninyo yung advice po ng yes, sir. Wala pa na sasabihin. Okay. Pero sa tingin po ninyo, dahil nabilang nyo siya as recovered from kuyo, so, kung mag-i-speculate ka, hindi na siya dapat ibilang na namatay sa COVID, Mayor, dahil recovered na nga. Okay. Yes, sir. Kasi may mga picture na siya, sir, na naputol na yung paa, masikla na, mga ganun. Okay. Ilan taon na ito, Mayor? Yung pasyente? 63. Ah, okay. May edad na rin pala. Senior citizen na rin pala. Senior citizen na. Opo. So, Mayor, yung dyan po sa atin. Dalawang paa na po kasi yan, sir, yung pinutol. Dalawang paa. Napaka-iksi na lang. Aroy, dalawang paa na yung pinutol. Mataas ang blood sugar masyado, Mayor. No? Dalawang paa eh. Putol. Yes, sir. Oh, yan, delik po talaga, sir. Oo, oh, yun ang delikado talaga sa diabetes. Kabanderan, Gerald. Pangalawang putol na yun, sir. Pangalawang putol. Pangalawang putol na? Hindi siya, bay. Naunang naputulan. Tapos, ito yung huli. Tapos, ito yung pinakahuli na matay. Makipag-ano nga tayo sa Tanglaw, mamaya. Okay. Oh, pero, Mayor, yung 59 mo dyan, ano ang sitwasyon nila? Severe ba yan o napapagaling na mapula? Lahat po, sir. So lang, parang asymptomatic. Yes, mayroon counting sitwasyon, pero walang sakit eh. Ah, wala namang ano, pero hindi siya malala, hindi naman siya ganun kaano, Mayor, no? Wala, sir, wala talaga, sir, wala. Alam ko lang, ano, walang symptoms. Walang symptoms, ano? Pero carrier sila. Opo. Carrier sila. Yes, sir, opo. Okay. So, may madadagdag pa rin, Mayor, mayroon pang contact tracing tayo? May contact tracing pa ba tayo, tsaka swab? Yung medyo maganda-gandang balita sa amin dito, sir. Opo.
nung Friday, nagpadala kami ng 56 na sample sa OMC. Dumating po dyan sa Puerto Princesa nung Sabado. Aha. Last night po, ano nakaraang gabi, dumating po yung results. Lahat po ng 56 na ipanay negative. Oy, magandang balita ha, Gerald ha. Parang putol na yun, Bishabin, wala nang mahahawak kung so, sakali man. May nihintay pa tayong swab, Mayor, wala na. Ngayon po, pinadala kaming tatlo yata o apat. Ito yung hinihintay namin. Ayun na, maliit na lang ito. Tatlo na lang eh. Laki ng diferensya. Oo. Yung malaking bulto ng for swab test ay dumating na negative lahat. Ito tatlo na lang. Negative lahat. Ito yung medyo magandang balita. Magandang balita. Contact tracing, meron pa tayo? Oo, tapos na. Sir, tapos na po yung contact tracing namin. Alos lahat po. Na-facility na po yan lahat. Okay. 272 na sa pinigin namin ngayon. Okay. So magandang balita ito, Gerald, Mayor, no? Pa-recover na kayo diyan, pa-recover. Wala nang contact tracing eh. Tapos yes, sir, parang ganoon. Pwede po sir to sa lalabas sa result. Depende. Di ba, tatlo na rin lang yun eh. Inakaraan ka, di ba? 50. Tatlo. Maliit na bagay na kung lalabas contact tracing, tatlo lang. Oo. Diba? Ibig sabihin, pa-recover na yung kuyo. Tsaka wala na contact tracing eh. Wala na, So magandang balita ito para magpapasko pa naman. Focus na sila doon sa pagpapagaling. Medyo na-alarma lang, Mayor, yung pumutok na namatayan tayo sa isa sa kuyo. Kaya nga nililinaw namin sa inyo. Yun nga po. Para mas malinaw sa mga kababayan natin na ito, yung pasyente ay galing ng kuyo, COVID carrier, napunta ng ospital ng Palawan, pero nabilang sa talaan na recover na ito bago pa naputol yung paa. Pangalawang putol na yon at nagkaroon ng heart attack. Opo, sir, yung kapamilya rin yan dito, sir, lahat, sinuot test din, lahat negative. Negative, okay. So magandang balita ito, mami. Tsaka kahit yung asawa at anak nun, di ba, Mayor? Negative na rin. Opo. Okay, sige. Yung asawa at anak, sir, nag-positive dyan sa Puerto Princesa. Pero lahat ng mga anak na dito at saka kapamilya ng mga anak nila, lahat po negative. Okay, so hindi pa ho natin pwedeng sabihin, as we speak ngayon, Mayor, na ito ay namatay dahil sa COVID. Di ba? Hindi pa yon. Yes, sir. Wala pa po kasi update sa amin dito. Wala pa. Okay. Ayun. Mas maganda galing kay Mayor kasi Mayor tinawagan natin eh. Official, di ba? Wala pa nga retso. Kasi mga kumakalat nyo, namatay, COVID, carrier, sa kuyo. Mahirap yon. Yung retso confirmation, papunta ko doon kay Mayor, wala pa yon. Wala pa yon. Okay, sige po. Mayor, magandang balita po ito. Congratulations po sa inyo. Talagang hirap nyo rin dyan. Lockdown dito, lockdown nun. Pero ang tingin natin dito, pa-recover na kayo, Mayor. Yes sir, sa tingin po namin sa kanan taga Richard saka yung puso na nandito is nakuha na namin yung okay naman nawala si Mayor Makoy. Yan, maliwanag ha? Oo. Okay, so hindi pa kumpirmado yan. Mami, liliwanagin natin sa RHU din. Hindi pa natin po pwedeng masabi na yung tao na yun ay namatay dahil sa COVID. Kasi mas sasabihin pa nga natin na yung tao na yun ay gumaling na sa COVID. Recovered na eh. Oo, kasi naoperahan na siya eh. Ang hirap talaga ng diabetes, no? Pambira, kita mo. Isang paa mo na pinutol, tapos puputulin pa yung isang paa ulit. Sabi, may cleaner raw talaga yung pinutol, di ba? Sina. Hanggang bewang na yata. So, heart attack. Kinamatay. Oo. Ay hindi pa kinoconfirm kung COVID ito kasi ito, kabilang ito doon sa listahan nila Mayor, doon sa kuyo, na recovered. Oo. Kasama yung kanyang pamilya doon na nung sinwab, negative. Negative din. Okay. So yung balita na lumabas na namatay isang pasyente sa COVID na galing kuyo, negative yon. Negative. Si Mayor na may sabi. Oo. Ha? Okay, sige, subukan natin si Piyo. Kung may announcement na from the ano. Sige, maganda yun. Para maliwanag kasi nagbabalanse tayo ng mga COVID patient natin eh. Kasi kung walang ganun. Importante ito, alam mo kung bakit, diba? Magpapanik tayo nito eh. Kung ganun. Namatay. Magdadagdag tayo ng mga fatalities natin. O ng mga cadavers na ano. Diba? Ang binigay lang pa naman dyan, ilan ay namatay, ganito ganyan. Pero liwanagin natin. Pero sabi ni Mayor Makoy, hindi maituturing na namatay ito sa COVID. Wala pa, sa ngayon. Sa ngayon. Tingnan natin yung announcement ng RHU. Nandoon siya napasama sa ano, sa listahan bilang recovered. Recovered eh. Na. Gumaling na siya eh. Okay na, Kabanerang Paul. Pasalamatan na natin si Mayor Makoy. Busy pa yan eh. Pero maganda sa kuyo, tatlo na lang ang swab na hinihintay. At yung 50 plus na pinadala nila, negative lahat. At saka tulad ng koron, stop na rin yung kanilang contact wala tracing. Wala nang contact tracing. Maliban na lang kung may nag-positive sa tatlo, sana wala.
Oo. Kasi magko-contact tracing na naman sila eh. Pagka pero, may nag-positive doon sa tatlo. Pero tatlo na lang yun. Eh yung 50-56. Eh, lahat yun, sub-sample. Contact tracing sila doon, eh, di ba? Oo, negative lahat yun. So, maganda ang pinapakita ng kuyo ha. Kasi ang kuyo kasi, Pepe, 59 eh, oh, pinakamalaki sila eh. 59. Yung Puerto, 80 na lang, may nakarecover na naman sa Puerto eh. Oo. Di ba? Yung so, Coron nga, meron din, bumaba ng Coron. Hindi, yung Coron, wala lang contact tracing eh. Wala na rin, putos na sila. Tapos na sila, di ba sabi ni Mayor Marjo eh, okay na sila eh. Oo. So, ibig sabihin, yung Palawan, talagang medyo maganda pinapakita ha. Oo, yun. Dahil sa mga doktor natin yan. Sila ang sila kumakamada niyan. RHU dito sa Puerto, IMT, di ba? Oh. Yung grupo ni Dr. Din, Dr. Eunice. Oh. Dr. Eunice galit ha? Galit? Galit? Bakit may naman? Mga nagpo-post kasi. Nako po. Yung mga doktor daw sobrang higpit. Aroy. Oo, galit si Dr. Dr. Eunice ha? Oh, Herrera, ha? Hindi na unawaan ng tao niya, yung ginagawa ng mga frontliners. Hindi ako nagko-comment, pero magko-comment ako ngayon. Ba? Oo, talagang mahigpit kami para hindi kayo mamatay. Oh, yun pa yun. Hindi kayo magkasakit. Abay, kung para sa kaligtasan natin yun, bakit di na lang natin supportahan? Okay lang yung magigpit yung mga doktor natin. Gusto ko pa nga yan eh. Para mabuhay tayo eh. Para mabuhay tayo eh. Di ba? Kayong nagko-comment na nagko-comment kayo. Wala kayong ginagawa dyan eh. Pambihiran doon. Galit si Dr. Eunice eh. Supportahan na lang natin sila. Paano? Doon na lang tayo sa bahay. Tapos huwag na tayo mag-negative comment. Mabuti. Ang gaganda ng mga isda ni Dr. Eunice. Kita mo yung mga sa aquarium niya. Ba? Oo, napaparelax eh. Kaya huwag niyo masyadong pinapansin yung mga hayaan niyo sila magtrabaho dahil sa kanila. Kaya bumababa yung COVID sa Palawan, sa Puerto. Diba? Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo gumagaling. Yung mga nagko-COVID na yan, hindi nagagaling yan. Ang napagaling nila, nasa 325. Kaya isaran yung bibig nyo, lagyan nyo ng masking tape o duct tape. Ganun ba yun? Watch up, doc. Diba? Igaganun ninyo para imbis na makatulong, diba? Nakakasama pa ng loob ng mga doktor natin. Dapat alalaya natin yung mga nurse doktor natin. Matindi na ho kasi yung hirap niya nila. Simula pa yan sila nung ECQ tayo. ECQ. February, March, kasagsagan talaga yun ng pagtatrabaho nila. Okay. Sige. Sa mantala. Sino? PIO? Si PIO, tanungin muna natin. PIO Winston, natin magandang umaga po. PIO Winston. Hello? Hello? Morning, PIO. Morning. Hey, good morning. Apo. PIO, kausap namin si Mayor Makoy kanina. May naglabas kasing isang... Parang hindi ko alam kung tabloid dito o ano eh. Mm-hmm. May, namatay daw COVID patient from Kuyo dito sa ONP. Pero sabi ni Mayor Makoy, ito pala yung dyan sa Tanglaw na naitala nila as recovered sa Kuyo. Namatay dito, heart attack. Kasi nga, yun nga, pinutulan ng paa. Mayroon palang diabetes ito. Mayroon bang ganun? Sino ko yung pangalan nun? Oo. So, wala pa rin information ng PIO, ang ating PIO Winston, no? Dito. Wala pang advice. Oh. Kasi namatay from Kuyo. Opo, inuunahan lang namin ito para hindi magpanik yung tao na may namatay sa Kuyo dahil sa COVID. Ang Kuyo naman, sabi ni Mayor Makoy, tatlong swab na lang inihintay at yung swab nila ng 50 plus nakaraan, sabi niya kanina, nag-negative. Tapos wala lang contact tracing. Maganda na doon actually. Parang control na. Oo nga. Kaya ibig sabihin, maganda pinapakita ng kuyo. Pa-recover yes. Nito eh. PIO eh, no? O, mabilis. Mabilis ang recovery. Mabilis yung magandang handling. Sana itong nangyari ito. Oo. Sige. Naman nakabulabog. Opo. So, itong lumabas na ito, medyo hindi pa kumpirmado to. Hindi pa confirmed. Opo. Pinawar si ano kanina, si Dr. Fe, siya lang, sub-station siya lang ngayon. Hindi ko pa makagilap eh. Okay, sige po. Open yung hospital natin doon eh. Okay, so maganda dito, pa-recover na, Palawan talaga. Oo. Pababa na ito eh. Maganda. Magandang pinapakita. Okay. Isang ano na lang, tanong, PIO, yung pong nilabas na IETF na karaan, apor, non-apor, pwede nang bumiyahe, kahit sa ibang bansa, pwede na... sa Palawan, sa Puerto kasi may hanggang October 28 pa eh. Kailangan yes, sa Luis, sa naman yung practice na namang problema. Ang problema na talaga siyempre gagaan ng Puerto. So, mag-reflame yan sa pagdating dito may mga restrictions yung Puerto. Kami naman sinusunod sa reflame yan dito sa Irawan. Ito process din dito sa mga munisipyo. Yun lang ang medyo konting protocol na ginawa. Protocol. Ito bang mga ito i-quarantine pa sir or halimbawa nagpa-swab sila ng Maynila 72 hours ang validity niyan tapos pagdating dito pa magpa-swab gastos nila halimbawa para pwede bang ma-exempt na sila sa quarantine o paano?
Exempt na yan. Exempt na yan. Exempt na. Nag-swab yan. Within 72 hours. Wala na. Pagdating dito, ano lang yan, kunting proseso na lang dyan. Hindi na lang yung nadala-dala nilang dokumento. Tapos pwede. Nirarapit yung term yan. Pero eventually, pwede na. Wala ng quarantine yan. Okay. Dito na yung sa munisipyo. Ah, munisipyo. O, dito paluwag na. Sa Puerto kasi may hanggang October 28 pa. Hindi pa pwede tanggapin. Nauna yung nilabas nila 2 days before saka naglabas yung national IATF na pwede na. Okay. Sige po. Opo. Yun lang po, Piyayot. Maraming salamat po. Thank you. Si Piyayot Winston. Hindi pa kumpirmado yun, ha? Wala pa. Hindi pa kumpirmado kasi. Inata natin itong mga bagay-bagay nito. Oo. Diba? Hindi po officially yun. Oo lang eh. Hindi nga nila alam. Kahit nga si Piyayot, hindi niya alam na mayroong ganong information na kumakalat eh. Na mayroong namatay na COVID carrier o COVID patient. Wala pa yun, ha? Wala pa. Alright. Sa buong Palawan ay may, buong bansa, 359,000 COVID carrier natin, 2,638 ang bago. 2,000 mahigit? 2,000 mahigit. Sa buong 24 hours lang yan, ha? Oo. Tapos sa Palawan ay 87 na lang ito. 87 na lang ito. Bumaba po sa Palawan. Ang kuyo, huwag tayong maalarma. Pa-recover na ito. Tatlo na lang ang swab ni Nintay. Tapos na yung contact tracing nila. Tapos na yung contact tracing. Ang Palawan, ang Puerto, may bago tayong recoveries nung nakaraan. Nako, diba? Bumaba rin tayo. 87 na ito, bumaba ba ito. Yan. Ang laki ng tulong nung bawal mo na inbound. Bawal, oo. Ito yung epekto no. Pita nyo, wala nang nahawaan. Total recoveries natin, 325. Dito yan, sa lalawigan ng Palawan. Total number of recorded cases natin is 422. Yan na. Ang nakaka-recover doon sa 422 ay 325. Kita mo? In fairness, ang dami, ha? 422 minus 325, bilan lang yan. Ang liit lang ang diferensya. Maliit lang. Kita mo, nasa 87 lang ang ano pa, ginagamot. Hindi siya alarming. Wala, hindi. Hindi siya alarming. Basta't sumunod sa health protocol. At saka maliban sa kuyo, ang ating mga kababayan, maliban sa kuyo, yung bilang na 422 na yan, karamihan dyan mga ROF, APOR. Hindi dito sa atin, sabi nga ni Gob, hindi dito eh. Galing yan ng labas eh. At saka yung sa kuyo, ano yun eh, asymptomatic eh. Oo. Wala eh. Walang ang nararamdaman eh. Walang nasa critical. Career sila ng COVID. Oo. Magaling na yun, pagaling na. Pagaling na mga kaibigan. Alright, ang mga balitang nadinig po niyo, siyempre eh. DTX 500. Mapambihira. DTX talaga kailangan DTX yan. DTX 500. Ha? Alam mo, yung diabetes talaga. Oo. Kita mo, di ba? Puputulin yung paa. Dalawang paa. Hindi lang yan. Pati yung pagkabulag, ha? Nandun din yan. Oo, pagkabulag. Yung mataas yung masyado yung blood sugar. Ano ngayon? Para maiwasan nila yan? Para maiwasan nila. Yung pangontra ito sa nakakasirang epekto nga ng pagkakaroon ng diabetes. Nako po. Mataas ang blood sugar. Mm. May family history pa. Alam mo ito, parang ano ito, inheritance ito eh. Hawa-hawa ito eh. Ganon din? Diabetes. Hawa-hawa rin pala. Para wag nang lumala, mag-DTX 500. Yan ang dapat. May powerful extra ito galing sa ampalaya at sugar cane. Epektibo sa pagkontrol na tumataas ng blood sugar dahil sa diabetes, mga kaibigan. Huwag na magpatagalin pa, mag-DTX 500. DTX 500. Yan, ha? Oh. Heart problem, ang problema mo, Brad. Heart problem, anong gagawin? Pakonsulta mo agad yan. Sa Life Extension Clinic, second floor, Chinatown Center. Pakonsulta kayong iba, galit na talaga sa mundo eh. Huwag kayong magasyado magagalit sa mundo, ha? Oh. Lalo yung mga namumula-mulang pisingin sa po. Galit. Oh. Baka ma-heart attack kayo niyan. Nako, kailangan kailangan mag-move on doon sa mga pangyayari ng kahapon. Ano kayo mag anong tawag dito? Life Extension. Yan, oh. At para napalakasin yung immune system ninyo, the vitamin C, Dr. C. Oo. Diba? Yung tipong galit na galit pag nagsalita sa mikropono. Yan! Parang papasok mo sa ilong mo yung mikropono. Oh, delikado. Naku talaga naman, mahirap yan, ha? Tapos pag nagsasalita, parang lasing. Naku talaga naman, So, 65 days na lang, Pasko na. Batalaga naman ang lapit na nito. At mga kabandera yun ang kalimpunan, mga nagbabagang balita ngayong araw nito ng Martes, ikadalampu sa buwan, Oktubre 2020. Mula dito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Bandera na sabay na papakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Abangan ang susunod na pagbabalita. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako ang isa sa naging tagapagbalita, Caluila Rosa. At ka Gerald Gales. Ito ang Bandera Balita ngayon!